dalawang pack na pack, naging apat pang pack na pack na pack na pack ang previous episodes po natin dahil remember po si The Voice Kids, season 2 na si Reynandal Anay, di ba, from Mindanao. Aba, pumak ang episode. Pero mas pumak din yung guesting ng nagbabalik nating traveler na si Pops Chewy. Hello, Papa A. Nice to be back. Maraming salamat po. Ay, nako, sobrang tuwa kaya kami. Ang daming napag-usapan doon sa Indian-Indiana natin. At buti na lang, hindi mo kami in-Indian ngayon. Ay, hindi naman po. Never mangyayari. Thank you. Ito kasi, dahil nga itong si Reynan, di ba, ano, Mindanao represent, kumbaga, doon sa kanyang The Voice Kids Season 2. Eh, ikaw ba naman? Meron ka bang pa-vlog dyan about Mindanao? I mean, opo, actually, I've been like to some provinces sa Mindanao, like okay. Zamboanga, Davao, tapos Sul, tsaka Tawi-Tawi. Zamboanga, opo, diba? Opo. Davao, ang sarap dyan. Napuntahan ko rin yung Cagayan de Oro, Lake Cebu, Gensan. Ay, ang sarap, ganun. Pero doon sa mga lugar at probinsya sa Mindanao, alin din yung pinaka-favorite mo? Memorable po talaga yung Tawi-Tawi. Okay. Kasi yun talaga yung like, dulong probinsya ng Pilipinas. Totoo. And para sila may ibang, may sarili silang kultura na parang kala mo hindi na Pilipinas. Kasi isipin mo like ilang sagwan lang sila away from Borneo Island. Correct. So parang yung culture nila doon parang medyo halong Indonesia na rin and Malaysia. Mm-hmm. Parang ganun. So it's like you're in the Philippines at the same time. Wala ka sa Philippines. Correct. Shout out muna na sa mga kapatid natin, kapamilya na mga taga-Tawi-Tawi at taga-Mindanao. Diba? Food. Siyempre, ikaw ay food vlogger. Anong pinaka-paborito mong food? Maanghang? Ah, hindi gaano. Okay. Hindi po gaano. Kasi ang taste palette natin, lalo yung mga taga Mindanao, hindi kasing anghang like sa Indonesia tsaka Malaysia. Mm-hmm. Though may maanghang pa rin. More on hindi sa anghang eh. More on sa spices din. Oo. So parang they're using like for example sa Tawi-Tawi, gumagamit silang tinatawag na ketchup manis. Iba yung toyo nila doon. Okay. Yung toyo nila doon, yung toyo na ginagamit sa Malaysia which is medyo matamis. Okay. So parang medyo oyster sauce yung flavor niya, parang ganun. So, maganda lang sa Tawi-Tawi kasi very ano siya, very underrated. Mm-mm. Kung tutuusin, pag tinanong mo Pilipino, saan nila kabahay sa Pilipinas? Parang bihira makakasagot ng Tawi-Tawi. And yes, there's like a general connotation pa rin na pagsasabi mong galing ka ng Tawi-Tawi. Ha? Mm-mm. Diba delikado doon? Busina! Ting-ting-ting. Okay. Diba? Alam mo yung mga hindi. Ganun. So, oo, that's napaka-warm why, nila dyan. Exactly. Oo. Sobra. So, parang sa same time, parang sa India rin. Correct. Parang brinake naman natin yung norm na, I mean, totoo naman, factual naman talaga may mga nangyaring ganun dati. Gera, naibalita naman totoo naman po talaga yan. Talaga po it's all out in the papers. Diba? Pero the fact na pumunta tayo doon, brinik natin na ngayong 2023 po kasi, na 2023, wala lang ganun. Awan ng Diyos, medyo okay na lahat, peaceful na lahat. Correct. Kunti yung bumabangon. Mm-mm. Alam mo yun? So yung mga tao doon, gusto rin nila ng good publicity. Correct. Pagod na rin sila sa, alam mo yun, nakapagod na rin na pag, sabi mo, ate, tawi-tawi ako. Ha? Alam mo yung correct mga ganun? Napapagod na rin po sila eh. Pero isang malaking check ba para sa'yo as food vlogger? Kasi di ba ang lagi mo hinahanap, street food, yung kakaiba. Sa India, nun yung mekus-mekus mo, na-correct mo na yan, yung pagkakamay, ganyan. Anong unique na kultura o pagkain ang nakita mo sa Tawi-Tawi? Okay, it's all about like great Filipino halal food. Kasi yes, tayo mga Pinoy, kapag sinabing halal food, unang pumapasok sa atin, mga shawarma, mga biryani, ganyan. Mm-mm. Pero hindi natin alam, sa Pilipinas, meron tayong sariling halal food, which is like the Muslim food. So, sa Tawi-Tawi, doon ko natutunan like yung mga similarities ng mga pagkaing cuisine ng Indonesia at Malaysia na as the same time, local Filipino food pa rin pala siya. Pero may influence ng ibang bansa. Correct. So, katulad nung mga isda nila doon, sobrang mura po ng mga isda doon. Oh, tsaka fresh. Seafood. Opo. Meron po ang ginawa sa Tawi-Tawi na favorite ko, like inimbitan ako ng isang pamilyang Muslim. Mm-mm. And then meron silang tinatawag na parang cage. Yes. Yun yung doon ng everyday nang tatrap sila ng mga isda doon. Mm-mm. So ginawa ko, pinasot nila goggles, lumangoy ako, nang huli kami ng sarili namin isda. Yes. So kahit anong makukuha mo, like puffer fish, kahit anong makukuha mo, kahit anong isda. And then linuto nila fresh na fresh. So literally catch and cook talaga kami. Totoo. Nun. Yung iba nga pwedeng din daw lutuin. Fresh catch, asin, or suka lang pagkain. Oo, na. Talaga. Masarap na ganun ka-fresh. Pero sa kanila, diba? Sarili po silang timpla. Kasi like, isipin mo nga, like, there's an Indonesian-Malaysian influence. Eh. So, may sarili silang atake.
Correct. Ang mga Gen Zs kaya nakapunta na sa Mindanao at ano kung sila ay pupunta doon sa Mindanao? Diba ano kaya ang bet nilang gawin? Kaya duplicate kami! Join us! Actually, silang dalawa ang nag-request sa'yo. No, ay, ganun ba yun? Ka. Ganun. Oo. Diba, aminin nyo? Hindi, na-miss ka po namin. Grabe. Strip king outfit nyo ngayon. Ha? Ay! Fashionista yung dating. Ready na. Ready na pong umalis. Ready to travel. Yes. Okay naman, what interest you most pag nung sinabi na nag-vlog siya sa Mindanao. Kanina pinapakita natin lahat ng mga videos ang photos niya. Nakakaingit nga po eh. Kasi parang sabi ko gusto ko din pumunta doon kasi sinasabihan nila ako before sa mga TikTok ko na kamukha mo si Kitty Duterte. Pero hindi po ngayon. Nung nakaraan po yun. Nung mga TikTok ko po dati. So parang sabi ko, gusto ko siyang ma-meet in person since sa Mindanao po yun. Correct. Oo, yun. Eh, ikaw naman, Kate. A lot of my friends po live in Mindanao. Wow. Sa Davao. Sa may friend din po ako na nakatira po sa Marawi. So, gusto ko lang po sanang itanong din kung saang part po kayo and kung ano po yung pinaka-favorite nyo doon. Na food. Kasi di ba kunwari sa Tawi-Tawi, malaki din ba siya? Meron ba talagang yes, specific po. Na ano doon, na lugar, barrio, barangay? Na talagang, yung pinuntahan ko po sa Tawi-Tawi, yung pinaka-capital nila, Bonggaw. Kasi maliit lang po Tawi-Tawi. Okay. Yun yung Bonggaw, yun yung capital nila. So, para siyang island lang din eh. Mm-mm. Kaya sa Tawi-Tawi, para siyang, how do you describe? Actually, malagkit siya sa balat. Mm-mm. Kasi napapalibutan siya ng dagat. Exactly. Oo. So, parang, nalala ko nun, sabi sa akin yung kaibigan ko, Pops, dala ka ng jacket, ha? Oo. Ha? Bakit malamig ba nun? Yung pala, yung mga tao doon, naka-jacket talaga. Oo. Kasi, yung pala, protection sa araw. Totoo. Hindi dahil malamig. Oo. So, lahat na tao doon, naka-jacket po talaga. So, kasi nga malapit sa dagat. Exactly. So, in terms of food, marami talaga, lalo na yung mga tula itom nila. Mga tula itom is like a beef stew na linuto sa burnt coconut. So yung burnt coconut, yung sinusunog nila yung coconut, may precise na ginagawa doon para makuha yung certain flavor. And then yung hinahalo nila sa soup yun. So yun, yung nagpapalasa. So para siyang medyo, para siyang ginataan, parang ganun. Pero burnt coconut nagpapalasa. Correct. Ginagamit din nila yun, like sa mga kasal, hinahanda nila yun. Medyo royalty food siya. Correct. Nakakatakot. So bukod sa jacket, ano pang tips na gusto mong ibigay sa mga gustong kumasyal sa Tawi-Tawi? Siguro yung takot wag niyo na alisin niyo na kasi iwan sa bahay, iwan sa kung saan man. Naalala ko nga noon meron na comment sa episode ko noon na nakakatuwa no, isipin mo yung Tawi-Tawi halos malapit na sa ibang bansa pero nakakatuwa makita na mayroong Philippine flag. Kasi yun nga sabi ko ngayon, makapagsalita yung iba, makapag-discriminate yung iba, kala mo din na sila parte ng Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, meron pang discrimination sa mga kapatid natin Muslim. Mm-mm. O kaya pag galing ka sa probinsyang maraming Muslim, parang meron pa rin, alam mo, may kiliti pa rin sa at the back of your mind na nakadelikado, nakakatakot. Mm-hmm. Pero sa episode na yun, hindi lang tayo Tawi-Tawi, kahit Sulu pumunta tayo. Mm-hmm. Sabi nila, mas delikado daw kaysa sa Tawi-Tawi. Correct. Kasi doon talaga yung gera talaga. Pumunta yung Sulu. Pero finiture natin yung ganda ng dagat nila, yung sarap ng pagkain nila, at higit sa lahat yung bite ng mga tao na nakatira doon. Eh, talaga naman mababait ang mga kapatid Filipino. Nating Muslim at ang Pilipino in general, exactly. Correct? Kaya mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, exactly. Yes. Mabuhay ka, Pops Chewy. Uploaded pa rin, mapapanood pa rin ang iyong vlog sa Mindanao, please invite them. If gusto yung panorin, interest kayo, like panorin yung episode na binanggit namin ngayon, pwede yung i-watch sa Facebook at YouTube ko, The Chewy Show. Yun lang po. Maraming salamat po, Papa. Thank you very much. At excited naman kami sa next guesting muna naman. Yes. Saan mo naman kami dadalhin? From India to Mindanao. Saan naman kaya ang next? Ayun, siguro pwede. Mag-usap tayo about like mga exotic food na nakain natin. Wow, exotic we love food! That. We love to hear that. Ako, magpapaka-exotic tayo sa susunod na makakasama natin. Ang very exotic. Sana magdamit din na exotic. Ay! Nabangan ko yun. No. Sana exotic. Nakaipis na. Exotic dance. Dahil naging isa lang yan si Pops Chewy dito sa StarCast!